So, okay na. Ang ginawa natin. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Ayun, welcome back sa ating channel. So, bali meron tayo ngayong ginagawa dito na isang old model na TV. Bali, CCFL pa to. Ang brand niya ay MAG. Bali, galing to mga bro sa kaibigan nating technician. So, galing pa to ng Baguio. So, marami siyang dinala dito na pinagawa nung nakaraang buwan. Pero ito ay ginawa ko na din noon. At ang problema nito ay may problema sa kulay, may pagka white screen. Tapos ang ginawa ko dito noon ay nagpalit ako ng kanyang gamma IC. So yung ginamit dito na gamma IC ay yung madalas AS15-F. So yun din yung pinalit natin na IC, same number. Tapos nung mga ilang weeks ayun, bumalik, binalik sa atin nung kaibigan nating technician at nag white screen ulit, halos ganun din yung problema niya. So papakita ko lang kung paano natin malalaman kung sira yung gamma IC. So, kasi kanina, nung sinubukan ko na itong saksak, hindi naman nainit yung kanyang gamma IC. Samantalang yung una nating tinanggal dito, pinalitan, pagsaksak pa lang, pag on pa lang, ano na, mabilis sa uminit yung kanyang gamma IC. Ito, normal yung kanyang init, pero ganun yung labas. Okay, bali, ano lang natin para makita nyo. Okay, plug in lang natin. Power on. And power natin. Ayun na, lumabas na si Mag. Ayun oh. Meron siyang display, naaaninag na display, pero white screen siya. Ayan. Pero mas ano ngayon, mas grabe yung pagka white screen ngayon. Okay, para malaman natin kung good yung IC na pinalit natin noon, magvo-voltage checking tayo. Okay, bago tayo mag-voltage checking, bali pakita ko lang yung mga test point. So, ayan. So, ito yung kanyang gamma IC na sinabi natin kanina. So, yung output nito, yung mga resistor na yan. Kung susundan nyo yan, nandito yung kanyang mga test point. Ito. So, yung mga test point na yan, madali nyo namang malalaman na ito nga yung kanyang gamma voltage. Lalo ito, meron siyang label dito na yan, B, GAMA1. So, yan na, voltage for gamma na yan. Yung ibig sabihin, from 1 to 22. So, ibig sabihin yan, itong B gamma 1, ito siya, yung 22 naman, yun, pang 22. So, dapat yung boltahin nito from dito sa 1, mataas, pababa siya. Dapat, ano siya, yung boltahe niya, wala yung ano, wala yung sisingit na ibang boltahe. Okay, ano na lang natin. Sukatan na lang natin para makita nyo yung ibig kong sabihin.
Okay, ayan, para makita nyo at makita ko din yung tester. Ayan siguro. Okay. So, naka-on pa rin yung ating TV. So, yung ating Gamma IC, kumuha naman ng supply yan sa ABDD. So, ito yung kanyang supply. Nasa 15, 16 volts. O, yan o. Yung kanyang supply. So, yung ABDD natin nandito. Ayan. Siya yung nag-supply sa ating Gamma IC. Ngayon, sukatan natin ngayon yung mga test point na pinakita ko kanina. Dito tayo sa ano natin, voltage for Gamma 1. Ayan, 15.4. 15.4. Yung Gamma 2, 15.3. Sumunod, 13.5. 12.3. 11.5. 10.8. 10.5. 10.2. 9.9. 7.5. 7.3. 6.8. 6.7. 4.9. 4.6. 4.3. 4. 3.5. 3.1. 2.4. 0.5 saka 0.3. So, pansin nyo yung difference nya, diba? Mula sa mataas pababa, wala yung sumisingit na mataas na boltahe or ibang voltage. So pag ganun yung na-reading natin na output ng ating Gamma IC, eh okay yung kanyang Gamma IC. So okay yung kanyang Gamma IC. So ngayon, ang check naman natin ngayon, kasi yung mga ganito na white screen, Gamma IC or BCOM, check natin kung may supply yung kanyang BCOM. Saan yung kanyang BCOM? Check natin. O, ito, BCOM. BCOM to naman yung nakalagay dito. Saan kaya yung BCOM 1? Okay, isa lang naman. BCOM. Ayan o, 0.4. Pakita lang natin. Lapit natin. So, ito. Masyadong malaliwanag. So, ayan o, BCOM. BCOM 2. So, ang dalawang kapasitor. Ayan, nung nasusukat lang natin mga bro, 0.4. So, yung dapat na boltahe nito ay nasa 5 point something, 6 volts or 7.5, mga ganon. Pero dito, nasa 0.4 lang. 0.4. So, kung papapansin nyo dyan, itong kapasitor na to, ayan, kumunik sa isang 0 ohms na resistor bago yan pumasok sa ating DC-DC. Check natin kung buo pa rin yung resistor na yon. Okay, tanggalin na natin pagkakasaksak. Saan tayo sa... Okay. Okay, hindi naman open yung ating resistor.
Itong resistor na to, check natin sa mismong paan ng IC. Ayun, pumasok na siya sa ating DC-DC IC. Okay, kita ko lang. Itong resistor na to, 0 ohms resistor. Ayan. Diyan na siya dumiretso. Ibig sabihin, wala namang open na linya papunta sa ating DC-DC IC. Ibig sabihin, nagka-problema yung ating IC. So, hindi na pinalabas yung voltahe na kailangang voltahe sana ng ating VCOM. Hindi naman siya shorted. Ngayon, gagawin natin dito, try nating injikan to ng voltahe. So bago natin to injikan, so yung resistor na to na 0 ohms lang naman yan, tanggalin natin yan para hindi tayo magka problema, baka masunog yung ating IC. Tanggalin natin yung resistor na naka-series galing sa ating IC, DC-DC IC natin. And then ano na tayo dito, mag-encheck na tayo ng voltahe dito. Tapos tingnan natin kung ano yung voltahe na gusto niya para sa supply ng VCOM. Tatanggalin muna natin yung resistor na yan para hindi magka-problema. Kasi wala naman tayong na or kahit na wala tayong nasusukat na short doon sa output ng VCOM galing sa IC. Mas maganda ay isolate na lang natin. So yan, natanggal na natin yung resistor. Tapos mag-ano tayo ngayon? Mag-inject tayo dyan. Okay, kuha lang tayo ng pan-jumper. So, dito na tayo sa kahit saan dito sa capacitor na to. So, ayan. Yung 0 ohms resistor, tinanggal natin para hindi magka-problema sa yung IC natin. Tapos, nag-jumper tayo ng wire dito. Dito natin ngayon ipapasok yung ating external voltage. Natin. Check natin yung ampere. Okay. Okay na yan. Ipit lang natin yung ating ground. Hindi natin nilagay yung ating ground. Saksak natin tong TV. Okay. Power on. Ayun na si Mag. Ayan, may ano naman siya, display naman siya, pero ganyan. Okay. Supply natin ngayon yung ating VCOM. I-adjust natin yung ating ayan o, habang ina-adjust natin, umaayos yung picture. Ayan. Pero, kulang pa.
May pagka ano pa siya eh. Pangit yung kulay. So, kunin na lang natin yung gusto niyang voltahe. Try natin sa 6 volts. Ayun, mukhang okay siya sa ayan, 5.8. Or, try natin taasan. Gusto niya. Seven point five yata. Try natin 7. Medyo madilim naman pag 7. Yan, 7.5. Natin yung menu. Ayan. Pansinin niyo yung kanyang yung ano na sulat ng yung kanyang display pag ano natin. Oops. Pero sa tingin ko, okay na yan, 7.5. Okay, bali, gagawin natin dito, bali magse-setup na lang ako ng buck converter. Tapos, iset ko sa 7.5. Off na lang natin yung ating power supply. Ayun na. Bumalik na siya sa white screen dahil patay na yung ating power supply. So, ayan, bali tatanggalin natin 'to at maglalagay tayo ng buck converter dito. Bali set up natin sa 7.5. So, bali ito na mga bro, yung ilalagay natin, buck converter. Bali, i-input natin sa 12, tapos na-set na natin sa 7.5 yung kanyang out. So, ito na lang yung lalagay natin. So, ito na yung setup natin. Kumuha lang tayo sa 12 volts, nung kanyang in, and then yung out. Sinet na natin sa 7.5 volts. Okay. Ali, pakita lang natin yung ating sapatan lang natin. So, yung setting natin dito ay yan, 7.48. Check natin yung kanyang display. Oh, ayun. So, okay na. Ang ginawa natin. Ito natin tanggalin yung video signal. So, makita na natin na nag-blue screen na siya. Ayan na. Yan dapat. Yung normal na display niya.
Okay, power off natin. Power on. Ayan na si Mag. So, hindi na siya white screen. Back to normal na siya. So, yung ginawa lang natin dito, na-isolate natin yung beacon papasok sa DC-DC, and then naglagay tayo ng buck converter, and then sinet natin sa 7.5 yung gusto niya na yun yung normal na voltahe niya. Ayan. Okay, bali sasarado ko na lang to mga bro. At kung nagustuhan nyo yung ating video, just like, share, and subscribe. Maraming salamat. I'm walking alone.